Mongol. Muli tayong hinagupit ng kalikasang dumadaig sa ating kababayaan at sa unti-unti nating pagbangon. Ang kanyang tagumpay ang nagbigay pag-asa sa isang nabugbog na bayan. Paano siya bumabangon matapos masalanta? Lalo ngayon itinuturing na rin siya inspirasyon. This season's protege, Chris Aneri, the golden man ang Cagayan de Oro. Ang kanyang kwento ng inspirasyon. Susunod na! Cagayanon Chris Aneri did fight hard in her battle for the big break. Pero sa tulong ng kanyang mentor na si Aiza Seguera, itinanghal siyang kampyon. Congratulations, Chris, and mentor Aiza! Yay! Si Chris talaga, nung bata pa lang siya, dream na niya maging professional singer. At ngayon, nakamit na niya. Veteranang kontesera si Chris. At ayon sa kanyang ina, nagsimula ang hilig niya sa pagkanta sa murang edad. Amaze ako kasi yung mga kantang naririnig niya sa radio nakakanta niya na kahit hindi ko siya tinuturuan, namimemorya niya. Kaya sabi ko, itong batang to talagang magaling. Lalo pang nahasa ang singing skills ni Chrisa nang maging miyembro siya ng church choir. Kami yung pastor sa Tablon Community Church na church ni Chrisa. At si Chrisa naman, siya ang active member ng music team na tinatawag na Glice D, God Loves You, So Do I. And we are so proud of her. Kasabay ng kanyang pagiging college student, nagbabantay ng isang shoe store si Chrisa para tustusan ang kanyang pag-aaral. Now that she has earned a spot in the country's constellation of stars, ano-ano nga ba ang mga plano niya sa kanyang career? Handa na rin ba niyang harapin ang mundo ng kontrobersya, lalo pat ngayon pa lang ay iniintriga na ang kanyang personal na buhay? This season's protege, Chris Aneri celebrates her victory on the Intriga Hot Seat live. At kasama ko na ngayon, this season's protege winner, Chris Aneri. Yes, hello! Good afternoon sa iyong lahat! O, kamusta ka naman, Chris? Kamusta yung New Year's mo? Actually, sobrang saya ng New Year ko kasi sobrang andaming. Ano ba yung ginawa mo for New Year's Eve? Sa New Year, kasama ko lang yung tita ko since yung family ko nasa Cagayan de Oro. Pero sobrang masaya kasi nga sa countdown, napasali ako. So, sobrang overwhelmed. Mabuti naman. Well, speaking of CDO, nagbalik ka sa CDO last week para tumulong sa relief efforts. Yes. Siyempre, alam naman natin na devastated by Typhoon Sendong yung CDO. So, ano ba yung experience mo doon? Kasi ako galing ako sa CDO and devastated rin talaga yung mga areas doon eh. Nung pagdating ko doon, na-shock talaga ako kasi since nung Monday pa lang, di ba nag-homecoming ako doon? So, ibang-iba, lalo na yung sa Riverside, nakita ko talaga yung mga nasirang bahay. So, sobrang tragic na parang hindi ako makapaniwala na nangyari to sa hometown ko. At tung pag-uwi ko, ganun pa rin. So, hindi, parang walang pagbabago. So, oo, pero kamusta naman ang pamilya mo? Okay naman, safe naman yung mga family and friends mo dun sa CDO? Buti na lang, hindi sila ng baha kasi malayo lang sa city proper. Pero may talaga yung iba kong family, may uncle ako na nasira yung bahay, kaya nagsistay na lang siya sa office nila ngayon. Okay. Well, at least naman your family and your friends are all safe. But moving on to brighter things, I've heard that you have a 5-year contract now with GMA Artist Center. Okay, diba? Ang galing naman ni Chrisa. Yes. So, ano ba yung dream projects mo ngayon na may kontrata ka na ngayon? Actually, ayoko mag-demand, pero gusto kong i-try kung ano pang kaya kong gawin aside from singing. Gusto ko rin mag-acting, pero yun nga, sinasabi ko na ayokong umiyak, ayokong mag-drama kasi magkaka-fishy eyes ako. Yun yung parati kong sinasabi pag nasa quarters ako. Kaya ayokong umiiyak, ganyan, kasi namamaga talaga mata ko. So, singing, acting, dancing. Yun. So lahat na gusto mo subukan. Oo. And is it true that your mentor, si Aiza Seguera, siya ba yung magiging co-manager mo? Actually, andyan, sinabi niya sa akin na andyan lang siya para tulungan ako. And may inaano siya na manager for me, pero hindi ko pa alam kung sino since wala pa, hindi pa nag-meet, ganun. Pero sabi niya sa akin,
tutulungan niya pa rin ako, especially sa paggawa ng album, sabi niya. Oh, I'm sure, kasi I'm sure naging close kayo throughout the competition. Yes, of course. 3 months yun. So, sabi mo sa ilang interviews na may hinihiling ka na parang pangdagdag sa victory mo sa Protégé. Gusto mo sana makita o makausap ang iyong daddy na inabandon ka nung bata ka. So, kamusta na ba yun? Since nung ano pa lang talaga, nag-start ako sa Protégé, hindi ko pa rin siya nakakausap. Yung lolo ko lang yung nakausap ko. And okay na, masayang-masaya ako sa nakamit ko, sa na-achieve ko ngayon. Pero kung may chance na may bigay sa akin na makausap yung dad ko, siguro mas kukumpleto sa victory na ito nga, yung Protégé, pagkapanalo ko sa Protégé. Pero okay naman ako sa dad ko. Wala naman akong hard feelings para sa kanya. At saka, naiintindihan ko naman siya. Mm-hmm. Okay. Well, hindi ka naman galit sa daddy mo. Hindi naman. Okay, wala talaga. Okay. Well, of course, aside from that, sa mga interviews mo, sinabi mo na may iniidolo kang mga Kapuso stars. So, sobrang naging active ako noon nung mga third high school ganun. Pero yun nga, medyo naging avid fan. Okay. So, sa narinig ko na si Chris Bernal daw ang isa sa mga ina-idolize mo. Yes! So, is there anything you want to tell her? But before that, I think you should just tell her in person. So, can we call in Chris Bernal? Hello? Hey! Hello! Hello, Chris! Hello. Happy New Year! Happy New Year sa'yo! Hi, Chris! Hello! Ay, may gift ako sa'yo! Nakahiya. This is for you. Pahag nga. Hello. Hello, Chris. Thank you. Ayun, buksan mo yung regalo ko sa'yo. Bubuksan ko na. So, ano nga ba ang binigay ni Chris? Mahilig siya manood ng mga movies. Ay, oo. So, teka. Si Kriza. Okay. Sisirain ko na siya kasi nga, di ba? Sige lang, go! Okay. So, Chris, apparently si Kriza, avid fan na sa'yo, dating-dati pa. So, sumasali siya sa mga fan club. Yes! Diba? Yun yung narinig ko. Nakikita ko siya sa forum ko. Mm-mm. Sa website ko, nakikita ko siya. Kaya kilala ko na siya, dati pa. Hindi pa siya sumasali ng Protégé, kilala ko na siya. Okay. So, Chris, bago pa lang si Chris, Protégé winner, what can you tell her ngayon na sasabak na siya sa showbiz, sikat na siya, and everything? Alam mo, masaya ako para sa'yo. At saka, thank you. Andito lang ako para suportahan ka. Seryoso, nung sa Protégé, pinapanood kita. Kahit hindi ako nakaka-uwi, inahanap ko sa internet, mapanood ko lang yung performance mo. Tinitweet ko na iboto ka. Kung paano mo ako sinuportahan noon, ganun din kita sinusuportahan ngayon. At pag kailangan mo ako, andito lang ako. Okay. Thank you. I love you. I love you too. Okay, thank you, Chris and Chris. Yes. Now, before we let you go, let's ask our geomancer, si Aldrick. Ano nga ba ang nakita niyang kapalaran ni Kriza this 2012? Well, Kriza was born in the year of the pig. And this year, Metal Rabbit pa tayo. Under transition, come January 23, magiging Blackwater Dragon Year. Makikita natin na talagang tagumpay ang career ng pig ngayong Metal Rabbit Year. At tuloy-tuloy pa for the next, at least may window ka pa ng 9 months, mamamayagpag ang iyong career. Thank you, Aldrick! And abangan nyo mamaya, mga kapuso, ang pagsala ni Chris sa Don't Lie to Me. Ano ba yan? Siyempre, hindi maratapos ang guesting mo kung hindi natin maririnig ang boses ng ating protégé, si Kriza. Yes! Let's give it up for this season's protégé, Kriza Neri. So, ito po yung kanta ko. Ito po yung kinanta ko sa audition. So, memorable tong kanta. Kanta to para sa akin. Remember those walls I built? Baby, they tumbled down. You didn't even put up a fight. You didn't even make a sound. I found a way.
that you're in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had to break it. It's the risk I'm taking, I ain't never